Hello guys, yung nakikita nyo ngayon dito ay isang DIY thermoelectric generator powered by biogas. So, powered by biogas siya. Ito sa ilalim. Hindi halata yung apoy. Tanggalin natin yung ilaw. Ayan. So, biogas yan siya. Yung gamit yan. Tapos yung pinaka-burner, DIY lang din yan. So, balik natin yung ilaw. So, thermoelectric generator. So, isang uri ng semiconductor device na kung saan nagpo-produce siya ng electricity or kuryente sa pamamagitan ng magkaibang temperature gradient. So, may mainit at saka malamig na side. So, yung malamig na side dyan, yung nasa taas. Ayan, yung may tubig. Tapos, yung mainit naman ay yung apoy galing sa biogas. So, yun. Thermoelectric generator. Gumagana sa temperature difference. So, kailangan magkaiba yung temperatura nila. Mainit at saka malamig. So, pag pantay lang temperatura nila, wala siyang boltahe. Pero, pag hindi pantay, mainit, yung isa malamig, yan, ipoproduce siya ng boltahe. Nakita ko lang din to sa YouTube tong ganito na setup. Ganda ng gawa nila. Kaso, fake. Kasi, ginagamit pang charge ng cellphone. Hindi naman pala kayang mag-power ng cellphone. Kasi, ayan 2 volts lang siya na may load. Yung load nga niya, dalawang ilaw lang Ayan. Isang maliit na LED. Ito. Ayan, so yan lang yung boltahe niya. Malamig pa. Malamig siya. Kasi kaka-under lang niya. So mataas pa yung boltahe niya. Mamaya, bababa yung boltahe niyan pag mainit na yung tubig. So kailangan bawasan. So nilalagay ko dito sa maliit na lalagyan. Na soda can. So, recycle lang yung mga gamit dito. Yung pinaka, thermoelectric module niya, andyan sa, pagitan nung lata nung maling. At saka itong, stainless steel na, baunan. Nalagyan to ng, na nasira na yung takip. So, ito na yung ginamit ko na pinaka, cold side. So, yung niyan, harang kapil di diha. Ito na yung testing. Itong video na to, nauna tong kinunan kanina. Kaso, na-realize ko, sobrang dilim. Kaya, yun, nag-record ako ng maliwanag. So, yun yung boltahe niya. 2.37 lang. Pero, pwede na yan siya. Lalo na kung mayroong boost converter na gagamitin para maging, 5 volts. So, hindi ko pa natitest yung current niyan. So, sa susunod na lang pag andyan na yung boost converter. Yung boost converter pala, isang electric board or module na pinapataas yung maliit na boltahe. At pinapalaki niya ito para maging magamit. So yung maliit na boltahe nagiging napapakinabangan na kasi napataas na sa gusto natin na boltahe. Kadalasan yan mula 1 volt hanggang 4 volts nagiging 5 volts. So, yun yung kailangan natin na boost converter.
So pag mainit na yung tubig dito, babawasan natin. So pag mainit na siya, kailangan to siyang palitan ng malamig para mas tumaas yung temperature difference nila. Gumagana kasi yung thermoelectric generator sa difference ng init. So dapat yung sa cold side niya, which is dito sa taas itong tubig, dapat malamig dito. Tapos dito naman sa baba, dapat mainit. Ayan. So successful naman yung ano natin, yung pinaka DIY na Bunsen burner. So ito pure ano yan, biogas yung gamit. So yung pinakaplano talaga nito na naiisip ko gawing ano, charger na power bank. So habang wala pa yung boost converter, ito lang muna, ilaw lang muna. So ito parang ano lang to, proof of concept lang muna na kaya palang ano, pagganahin ng biogas yung thermoelectric generator. DIY ha. Kasi itong ganito na setup, ginagamit naman na to sa ano eh, sa oil industry. Pero ano yun, malakihan. So ginagamit nila yung ano, thermoelectric generator para sa electronics, monitoring ng mga pipeline. So yung mga excess na ano na gas, sinusunog nila tapos pinapower yung thermoelectric generator. So ginagamit na to sa industry. Yung akin dito testing lang. Kasi meron naman ako maliit na digester. So testing, so pwede pala. So try na natin na ano, i-power sa susunod yung power bank. Pag binawasan natin to ng ano dito, ng tubig, tapos pinalitan natin ng malamig, tanggalan natin ang tubig dito. Hirap mag on ng ano, isang kamay lang. So yung sa taas, mababawasan ng tubig. Testing ko nga. Maligam-gam na yung tubig. Siguro nasa ano na to, 45 degree to 50. Kasi medyo mainit na eh. So babawasan natin tapos papalitan natin ng malamig na tubig. So ayan, bumaba na yung ano niya, yung boltahe niya kasi mainit na yung tubig sa taas. So dapat malamig yung tubig sa taas para mas mataas yung boltahe niya. So lapit nang maubos yung tubig. Palitan natin ng malamig. Eh kalahati pa pala. Lagyan natin ng mas malamig na tubig. Basi ka ng umapaw. Ayan.
pa din pala yung tubig. Dapat mas malamig pa konti. So, wala ding yelo. Mas maganda kung ano, yelo. So, try natin ano, kumuha ng yelo. So, ito lang yung yelo nakita ko dun. Wala yata itong effect. Tingnan natin, pagidikit natin. Ayun. Yan, ito, dinidiin ko yung yelo dun sa ilalim. Ayan, ang bilis. Ayan. Ang bilis ng pag-angat ng voltahe. So, from 2.1. Ayan. Ano, ubos na yung ano. Ubos na yung yelo natin. Wala na. Bumalik agad siya sa voltahe. So, yun nga. Kailangan ng, ano, malamig na malamig sa cold side, tapos mainit naman sa hot side. Ayan. So, pwede natin, ano, lakasan konti. Testing na. Siya ulit yung voltahe nung tinaasan yung apoy, pero syempre sayang yung ano natin, yung biogas. So hinaan natin konti. Oops, lakas. So, naligyan ko pala ito ng ano, ng harang sa hangin. Kapil dilihay yan. Kasi kanina malakas yung hangin, namamatay. Ayan. So, ano na lang, bali next time, try natin na lagyan ng boost converter at siguro, ano, mas maganda to kung tuloy-tuloy yung daloy ng malamig na tubig at pagtanggal ng ano, mainit na tubig para mas okay yung ano niya. Ayun. So, hanggang sa muli. Yung paggawa, isusunod ko na lang. Kasi mas matagal yan, mas mahaba. Ito saglit lang. Saglit lang na video. Okay? Maraming salamat. Hanggang sa muli.